Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So, ngayong araw na to, napag-usapan natin kung ano yung magandang mga microphone sa event. So, maraming nagtatanong sa akin kung ano daw yung recommend ko, no, na budget mil pero quality events siya. So, yan, napag-usapan natin ngayon yan. So, pasensya na guys, no, kung ngayon lang nakagawa ng video ulit. So, sa mga friends ko dyan sa Facebook, so alam nila, no, kung ano yung dahilan. So, na-busy tayo, no? Na-busy tayo sa events. So, bumabalik na yung buhay ng events, no? So, paunti-unti, guys, sa mga kapwa natin lights and sounds owner dyan. So, yan. Hopefully, maging 100%, no? Bumalik na yung events. So, yan, guys. Sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel ko, kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Pa-like na rin po yung video at pag-i-ring na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko, no, about sound system. So yan guys, peace! So yan, nakauwi na ako ng bahay. Pag-uusapan natin ngayon is yung frequency, kung paano yung pagpili, no, yung tamang pagpili ng ating mga microphone. So yan, may dalawa tayong klase ng microphone, no, na frequency, yung VHF, or it means very high frequency, and then yung UHF is yung ultra high frequency, no. So kapag bumibili kayo ng microphone, yung piliin nyo is yung ultra high frequency or UHF, no? Kasi yun yung mas maganda na frequency para sa mga events, no? Unlike sa VHF. So, pang ano lang siya, no? Pwede siyang pang indoor or outdoor, pero nasa mababang frequency lang, no? Unlike sa UHF. So, mas triple, no? Yung taas ng frequency niya kaysa sa VHF, no. Halimbawa kung 100 Hz lang yung sa VHF, yung sa UHF naman is nasa 300 Hz, no. So malaki yung pinagkaiba nila, lalo-lalo na sa mga pagdating sa mga wireless microphone, no. So yan guys, no, pagdating naman sa budget. So, kung may budget din naman kayo, no, bilhin na kayo ng mga UHF, and then medyo nasa ano lang, no, nasa tamang presyo lang ng mga UHF microphone like Kevlar wireless microphone, Shure wireless microphone, and then Prostax wireless microphone, Sennheiser microphone. And then sa mga ano naman, sa mga budget mil na UHF microphone, so yung Trident, mga class A na Shure wireless microphone, and then yung Boss, no, Boss wireless microphone. So yun na pwedeng pang event yun, kaya lang pagdating naman sa mga tibay ng gamit, no, kung class A lang naman yung binibili nyo, so expect na natin yun, no, na madaling masira or ano siya, very ano lang, no, very ang tawag doon yung basta yun, no, yung madaling masira yung mga piyesa nila or yung receiver nila, no. And then sa mga VHF naman, so kung nagmamadali na kayo ng bumili, kung wala kayong mga budget, so yun, no, VHF. So yung mga iba kasi pag nakita nilang wireless microphone, hindi nila tinitignan yun kung VHF or UHF, no, kasi nasa isip nila is makabili lang ng wireless microphone nila, no. Pero pagdating sa ano naman, sa pagdating sa quality, pagdating sa event, so maano kayo guys, no, tawag doon yung madidismaya kayo, no, pagdating sa quality ng VHF sa event. So yan, mas prepared ko yung UHF, no, frequency, yung mga wireless microphone. So kahit may nakaharang na building dyan, so basta abot nyo ng range, no,
yung range ng ating frequency ng microphone. So makakaya niya, no, unlike sa VHF, kapag may halimbawa is bahay na dyan, and then halimbawa nasa event kayo na racing, no, racing event or mga competition. So kapag may nakaharang ng mga tao dyan sa receiver nyo, so hindi na niya ma-pick up yung signal, no, sa wireless microphone natin, and then going to receiver, no, hindi na niya makukuha yun, guys, no. Mahihirapan na yung receiver and wireless microphone nyo na pick up in yung signal papuntang receiver, no. So yan yung ating pinagkaiba ng dalawa na VHF and then UHF microphone, no. So yan na yung sa mga ano naman yung mga recommend na brand ko, no, na wireless microphone. So unang-una dyan is yung Kevlar wireless microphone, tapos Sennheiser microphone, Shure wireless microphone, and then yung mga Trident, no, magaganda rin yung mga Trident wireless microphones, and then Prostax wireless microphone. And then kung may budget talaga kayo, so yung Mic Pro, no, Mic Pro wireless microphone, so isang piraso lang nun is nasa ano, no, nasa 15k hanggang 19k, no, Mic Pro. Tapos pagdating naman sa mga live events, so yun, no, yung Shure wireless microphone and then Kevlar wireless microphone, no. Prostax yan, pwede rin. Mas maganda yung Prostax is long range yun, no. Nasubuhan ko na yung aking Prostax wireless microphone sa Deca Clark, yung event namin no sa Deca Clark, no. So competition yun sa wakeboarding. So kahit malayo na yung host natin, no, yung commentator, so nakukuha pa rin yung signal, no. Nasa ano tayo, siguro nasa 100 to 150 meters yung ano natin. So naabot niya, no. So yan, pasensya na, guys, no, kung natagalan yung mga video natin. So na-busy. Alam naman natin na ano, no, bumabalik na yung mga events dito sa ano, sa Pampanga, pa unti-unti. So hopefully, no, maging 100% ano na yung events natin, no. So para makabawi naman yung mga kapwa natin lights and sounds owner dyan sa mga nalugi, no, maraming naluging mga nasa event industry. So yan, guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. So see you in the next vlog, guys. So maglalabas pa tayo ng mga mas quality content pa, no. So tinatapos lang namin yung event. Sana panoorin nyo pa rin yung Red Lights and Sounds by DJ Lee. See you in the next vlog, guys. Peace!